Hello mga kapatid, God bless, good morning, thank you Lord, sa araw na ito, ayan, ito pa rin yung ating araw-araw na pagising natin, ito na yung ating kaaliwan sa bawat araw na tayo magising, thank you Jesus. Ayun, hello mga kapatid, kamusta na kayo, thank you Lord sa mga taong nakikinig at sa mga taong nagsishare, thank you Jesus, salamat sa mga sa inyong mga kapatid, sa pag-subscribe at pag-like dito sa munting channel ng Panginoon. Patuloy ng parangalan natin siya at napapurihan sa bawat araw na tayo nagkakatipon sa kanyang harapan. Amen. Thank you, Jesus. Ang verse of the day natin, mga kapatid, ay Gawa 26, verse 9 and 10. Ay si Pablo dito ang naglalakbay noong mga panahon niya. Amen. Ayun, ano sabi? Basahin natin, mga kapatid. 26. Verse 9 and 10, akala ko rin noong unay, dapat kong gawin ang lahat ng aking magagawa laban sa pangalan ni Jesus na taga Nazaret. Ayan, kasi kinaklaban niya noon, di ba, mga naglilingkod. At ganoon nga ang ginagawa ko sa Jerusalem. Maraming Kristiyano ang aking ipinabilanggo batay sa kapangyarihang ibinigay sa akin ng mga punong pari ng mga Hudyo. Isa rin ako sa mga humatol ng kamatayan sa kanila, sabi ni Pablo. Verse 11, pinarusahan ko sila sa lahat ng mga sinaguga upang piliting talikuran ang kanilang pananampalataya sa tindi ng puot ko'y nusig ko sila kahit sa mga lungsod sa ibang bansa. Ayan, kasi akala ni Pablo naglilingkod siya sa Diyos. Haleluya, salamat sa Panginoon na katayo din naman. Saul pa tayo kay Pablo. Nalig tayo mga usig, buti na lang at mabagin ang Lord. Kaya, ayun, ito na tayo na, naglilingkod na tayo sa tunay na Diyos na buhay. Amen. Ayun, 1 Timothy 1 verse 12 hanggang 16, sabi, kahit sa kabila ng ganun ginawa ni Pablo, kinabagan pa rin siya ng Diyos. Thank you, Jesus. Kasi hindi nga alam ni Pablo, akala niya nung naglilingkod siya sa Diyos, sa mga ginagawa niya. Akala daw niya, di ba, yun doon sa ating binasa. Gawa 26 verse 9 hanggang 11. Ito na yung karugtong 1 Timothy 1 verse 12 hanggang 16. Nagpasalamat ako sa ating Panginoong Hesukristo na nagbigay sa akin ng lakas dahil itinuring niya akong karapat-dapat na maglingkod sa kanya. Amen. Ay, tayo din naman. Dati masahal pa tayo ito kay Pablo, pero dahil nga dapat din tayo magpasalamat sa kanya. Ito sinasabi ni Pablo, sinasabi, pinalala sa atin ngayon na nagpasalamat din naman tayo. Ano mga kapatid? Verse 13, kahit na noong unay, nilapastangan, inusig at nilait ko siya sa kabila nito'y nahabag sa akin ang Diyos sapagkat hindi ko nalalaman ang aking ginagawa nung ako'y hindi pa sumamplataya. Amen. Ayun. Kailangan manamplataya tayo kasi nga, pag hindi, ayun, inuusig pa natin yung, ano, o yung may mga umuusig sa atin. Ano, anuhaan na natin, sinido natin, alam kanyang ginagawa. Diba sabi sa Lucas 23 verse 34, habang duguan na si Jesus, nakapako sa krus, may kurunang tinik, tuloy ang dalangin niya sa patawarin daw, sabi niya sa Ama. Yung mga taong yung nagpapako sa kanya, sinido na alam ka lang ginagawa. Ang grabe, no? Grabe ka mahabagin ang Lord, praise God. Thank you Lord sa mga salitang ito. Ayan. Kaya kailangan manamplatayan tayo mga kapatid. So, pag hindi ka sumamplataya, di hindi mo rin naman igalang yung malingkod ng Diyos na ano na nangranasan din naman natin ito at dati naman tayo ay gayon. Thank you, Lord. And verse 14, pinasagana sa akin ang gandahang loob ng ating Panginoon at ipinagkaloob niya sa akin ang pananamplataya at pag-ibig na natagpuan sa ating pakipag-isa kay Kristo Jesus. Amen. Ayun, matagpuan lang natin yung pag nanamplataya tayo kay Kristo Jesus. Praise God, kasi nga yung ginawa niya dapat natin sampalatayanan. Matagpuan natin yun. 15, totoo ang payag na ito at dapat paniwalaan ng lahat. Si Kristo Jesus ay dumating sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan at ako ang pinakmasama sa kanila. O ayan. Hindi dahil minamaliit natin yung ating sarili. Pag ganun ka mag-isip, kang lingkod ka ng Lord kasi iniisip mo ikaw pinakamasalanan sa lahat, pero pag nakipagtawaran ka pa ng kasalanan mo at may mas makasalanan si ganun, ay hindi pa tayo lubos na nanamplatayan nun mga kapatid. Para sa aking pananaw, opinion ko lang mga kapatid, kung ano naman ang opinion nyo ay karapatan naman ng bawat isa yun, ano mga kapatid. Sabi niya, siya daw pinaka
masama sa lahat. Ayun. Pero pag yung kuna may nagsabi sa yun, ikaw ang pinakmasama, ano parang ang pangit pakinggan ng mga kapatid. Pero pag kasi inaamin niya sa sarili niya, okay lang aminin natin yung sarapan na pa, huwag naman yung ibang sabihan natin, mas masama ka. Ibig sabihin, mas mabuti ka. Kung may mabuti nga, wala nga mabuti. Thank you, Lord, sa mga salitang ito. Verse 16, ano sabi? Ngunit akong pinakamasama ay kinahabagan upang ipakita ni Kristo Jesus sa pamagitan ko ang kanyang lubos na pagtityaga. Ayun, ganun katyaga ang Panginoon. Hallelujah. Ipinakita lang ng Lord na kahit tayo na pinakmasama, ay kinahabagan niya upang ipakita ni Kristo sa pamagitan ng kanyang lubos na pagtityaga. Ayan. Kahit talaga naman, ito pinakmasama, pinakita ng Diyos yung kanyang kahabagan. Hallelujah. Lubos na pagtyaga. O, maraming sumutyaga. Kasi may papako ko sa krus, sinahagupit ka pa nagtyaga. Kasi nagtiis siya. Kasi nga, alam nga na, hindi natin alam ang ating mga ginagawa, dilmang-mga tayo. Upang ito ay maging halimbawa sa mga sumamplataya at bibigyan ng buhay na walang hanggan. Amen. Ayun. Maliligtas tayo sa daigdig na ito. At kung mag-uwian na, bibigyan pa tayo ng buhay na walang hanggan. Hallelujah. Nang alam sa pag-isa natin kay Kristo Jesus na kaya tayong makasalanan, mabagin siya. Pinili pa rin tayo, sabi nga niya. Kahit nilapastangan daw siya noon ni Pablo, sabi dito, na tayo din naman. Nalapastangan natin ang Panginoon, wala tayong galang. Hindi natin alam pati sarili natin, lapastangan na rin natin. Ito yung sunod natin na verse, mga kapatid. 1 Timothy pa rin, 1 verse 8 hanggang 10. Ano sabi? Verse 8 hanggang 10, 1 Timothy pa rin, verse 1, mga kapatid. Alam naman natin ang kautusan ay mabuti kung ginagamit sa tamang paraan. Ayan. Tamang paraan, yun bang kautusan inuutos mo, tapos sinusunod mo din, ginagawa mo din. Ayun, tamang paraan yun. Pero turo ka ng turo, basa ka ng basa, hindi mo nang pinamumuhay. Tapos yung tinuturo mo, hindi mo sinusunod. Ay, wala din yung kabuluhan. Alalahanin natin ang kautusan ay hindi ginawa para sa mabubuting tao. Kasi wala nga mabuti, wala kahit isa. Si Jesus lang. Kasi natong tao si Perdius. Ayun, para sa ayun, kautusan ay hindi ginawa para sa mabubuting tao kasi wala kang buting tao eh. Baka mabuting hayop, baka mayroon pa. Kundi para sa mga walang kinikilalang batas at mga kriminal. Ayun. Para sa mga hindi kumikilala sa Diyos at sa mga makasalanan. O, sabihin natin, ah, hindi ako kasali dyan. Bakit? Hindi ba tayo makasalanan? Ay, ako yung mabuti, hindi pala kuksali dyan. Ang para sa lahat, hallelujah. Hindi kumikilala sa Diyos at sa mga makasalanan para sa mga lapastangan sa Diyos. O di ba, lapastangan naman talaga sa tao. Wala nga namang sabihin mga hayop maglapastangan sa kanya. Tao nga ang lumapastangan. At walang hilig sa kabanalan para sa mga mamamatay tao at pumatay ng sariling ama o ina. O di ba, yung sa isip mo pa nga lang daw kasalanan na yun eh. Kaya yung lahat ay para to sa time pag naasar ka sa magulang. Hindi mo nga nasabi sa isip mo naman, o di ba? Ay isip mo alam naman ng Panginoon. Na. Kaya yung utusan ay para sa lahat. Huwag naman tayo magyabang dahil nga ay para sa atin itong mga utos na ito. Pumatay ng sariling ama o ina. Tay sa consummation. Ayan, tama ng tunay naman. Thank you, Lord. At tayo buhay pa. Ibigay rin ang kautusan para sa mga mahilig sa kahalayan. Ayan. At nakakipag, ayun na nga, sa kapwa lalaki daw at sa nagbibinta ng tao para sa mga sinungaling at mga bulaang saksi. Ayan. Para doon sa makipag tsak-tsak sa kapwa lalaki at sa kapwa babae. O, tunay naman. Pati yun ay nakalagay pa din eh. Ano? Binasa ko lang, mga kapatid, bato-bato sa langit, ang tamaan ay huwag magalit. Hallelujah. Para sa mga sinungaling at sa mga bulaang saksi, mayroon naman talaga sinungaling, bulaang saksi, wala namang ano nga, puro nga sinungaling. Ang kautusan ay binigay para sa lahat ng mga sumasalungat sa mabuting aral. Oo nga. Kasi wala nga silang batas na sinusunod o kautusan. Kaya, ayan, ang aral na ito ay ayon sa magandang balita na ipinangaral sa akin ng maluwalhati at mapagpalang Diyos. Ayan, binasa lang natin. Lahat ito ay palala sa atin ng Panginoon. Nakusundin natin ito ay napaknabangan natin. Ayan, para daw sa mga tao, tunay naman. Kahit bagayin, wala kang pinapakita
sa isip mo lang ay napatay mo na. Ayun, ayun ang ibig sabihin. Para sa ating lahat, sino bang hindi kasali dito? Lahat nga. Thank you, Jesus. Ayun. Galatians 1 verse 4. Ang pinapakita dito ang kabutihan ng Lord. Nasa kabila ng ating karumaldumal ng mga pag-iisip at mga kasalanang ito, binigyan tayo ng kautusan na sinunod ni Jesus at sampalatayanan na lang natin. Sana nga ang gumawa eh para tayo maligtas o sipin mo yun. Mga lapastangan daw sa Diyos. Nilapastangan nga siya, di ba? Nilapastangan siya ng mga tao na mga tayo yun. Ayun, mamatay tao at mapatay ng sariling ama o ina. Ayun. Nilapastangan, eh harap-harapan nilapastangan si Jesus nung nagkataong tao. Ang Diyos ng buhay at mga pangiran. So, nilapastangan. Tunay, tama naman. Anong mga kapatid? Thank you Lord sa mga salitang ito. Ano sabi? Inialay ni Jesucristo ang kanyang sarili para sa ating kasalanan ayon sa kaluban ng ating Diyos Ama. Salamat na lang at yung ating Amang Diyos ay patuloy na isinugo pati yung anak niya para tayo maligtas. Upang mahango tayo sa kasamaang naghahari ngayon sa sanlibutang ito. Ayun, naghahari talang samaan mga kapatid. Ayan yung pandemic na yan. Dahil din yan sa kagawan ng kasamaan ng tao. Pero nga dahil nga tayo, patuloy tayong pinalana ng Lord. Para nga tayo makaahon doon sa kasamaan na yun. Amen. Thank you, Jesus. Sa mga salitang ito, oh, si Pablo, hindi niya alam kanyang ginagawa. Akala na naglilingkod siya sa Diyos. Yun pala ay sumilingkod siya sa demonyo. Ano sabi? Sunod nating verse, kalawang aklat ng Peter, mga kapatid. 1 verse 10 and 12. Ano sabi? Kaya nga, mga kapatid, lalo kayong maging masigasig. Ayan, lalo daw tayong maging masigasig. Katulad nito si Pablo, maging masigasig siya nung siya tumanggap nung nanampalataya na siya. Dahil sa habag ng Panginoon, hindi daw siya karapat-dapat, pero dahil sa pinaranas sa kanya ng Lord yung gandahang loob. Ayun, kaya naging masigasig si Pablo. Ito ngayon, si Pablo ang nagsalita dito, mga kapatid. Praise God. Sinasabi sa atin ngayon. Tapos na si Pablo, tayong kausap ngayon. Kaya nga mga kapatid, lalo kayong maging masigasig upang matiyak ninyo na kayo ay tinawag at pinili ng Diyos. Hallelujah. Ayan. Kayo pinili ng Diyos. Kung gagawin ninyo ito, hindi kayo matitisod. Oh, hindi kayo matitisod at huwag kayo manisod. Ayun, ayun yung ibig sabihin mga kapatid. Ay, sunan natin hanggang 12 mga kapatid. Ayun, hindi kayo matitisod at hindi rin tayo dapat manisod kasi nga para marami ang maliligtas. Kasi wala namang mabuti si Jesus lang dahil sa kabutihan niya. Kaya nga, minarapat niya tayo maging lingkod niya. Amen. Ayun. Sa ganitong paraan, kayo'y malugod na papasukin sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Ayun, papasukin tayo. Kailangan papasukin natin sa puso natin ang walang hanggang tapagligtas si Jesucristo. Tayo muna, nagawa na niya eh, yung part niya. Kailangan para tayo makapasok dito. Sinasabi niya, papasukin natin si Jesus sa ating mga puso at siyang maghari para makalaya tayo dito sa ating kasamaan na sinabi nga ni Pablo doon ni 1 Timothy 1:15. Iligtas daw makasalanan. Siya daw pinakamasama. Masasabi ba natin sa ating sarili yan tayo pinakamasama? Hindi para kawawain ang sarili natin para malaman natin na po ano tayong tinubos ng mabuting Diyos sa kabila nating kasamaan. Yun ang ibig sabihin yun mga kapatid. Ang kabutihan dito ng Panginoon, ang siyang hinahayag na kahit tayo ay pinakmasama daw, iniligtas tayo at minarapat na maging lingkod niya. Hallelujah. Ganun kabuti ang Lord mga kapatid. Ayun ang ibig sabihin nun. Verse 12, kaya kahit na alam na ninyo ang katotohanan ng inyong tinanggap at matatag na kayo rito o kahit matatag na kayo dito. Pero dahil nga sa mga pangyayaring ito na talaga naman. Ay. Dito lagi ko pa rin kayong paalalahanan tungkol dito. Ayun. Lagi pa rin daw tayong paalalahanan tungkol dito. Praise God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Kaya salamat sa Panginoon. Ayun mga kapatid, malinaw ang sinasabi dito sa asalatang ito na sinabi ni Pablo. Ayun. Kahit daw alam natin matatag na daw tayo, lagi pa rin daw tayo pinalalahanan. Salamat na lang. Ano mga kapatid? Lagi may palala ang Lord sa atin. Binabasa lang natin. Naihayag natin sa ating sarili. Una sa lahat.
at sa mga nakikinig sa buong daigdig here and abroad. Amen. Thank you, Jesus. Ikalawang Pedro pa rin, mga kapatid. 1 verse 20 and 21. Sunod na verse natin, sabi. Higit sa lahat, unawain ninyong walang makakapagbigay ng sariling pagpakahulugan sa alinmang propesiya sa kasulatan. Wala daw makapagbigay. Sapagkat ang pahayag ng mga propeta ay hindi nagmula sa kalooban lamang ng tao. Ito'y galing sa Diyos at ipinahayag ng mga taong nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ayan. Kailangan matanggap natin yung Espiritu Santo, si Jesus, sa ating puso para nga tayo ay maging matatag lalo, sabi nga na. Pinili daw at inirang ng Diyos. Maging masigasig daw tayo, sabi doon sa ating binasa. Ikalawang Pedro 1 verse 10. Amen. Thank you, Jesus. Ayun, si Jesus ang kumikilos sa ating buhay. Kailangan yun tanggapin natin. At wala daw makapagbigay ng higit sa lahat. Unawain yung walang makapagbigay ng sariling pagpakahulugan. Ayan. Ang pakahulugan dito ay galing pa rin sa Espiritu Santo na hindi daw kayang ipaliwanag ng mga hindi nililid ng Holy Spirit. Amen. Sa ilalim ng propesiya ng kasulatan, sapagkat ang pahayag ng mga propeta ay hindi nagmula sa kalooban lamang ng tao, ito'y galing sa Diyos at inahayag ng mga taong nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ayan. Ayan mga kapatid, binasa ko lang. Oh, yung Espiritu Santo niya yan ang patuloy na magpaliwanag sa atin. Amen. Thank you, Jesus. Ayun, kailangan doon natin yung mga kapatid. Kailangan ililid tayo ng Holy Spirit. Tingnan mo si Pablo, mula na ng Plataya siya. Sinamahan na siya ng Espiritu Santo. Kaya naging masigasig siya. Amen. Thank you, Jesus. Masigasig sa paggawa ng buti at ihayag nung hindi masigasig sa paggawa ng sama. Diba? Napakabuti ng Diyos. Ayun, Roma. Roma tayo mga kapatid. 12 verse 1 and 2. Hallelujah. Ano sabi? Kaya nga mga kapatid, ayan mga kapatid uli, sabi ng Panginoon, mga kapatid, si Pablo, sinabi niya mga kapatid, ako sabi ko rin siya, hi mga kapatid, o diba, thank you Lord, magkapatid naman tayong lahat sa harapan ng Panginoon, amen, thank you Jesus. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos, ayan, dahil sa habag naging lingkod si Pablo, kati inuusig niya ng una, ayun doon sa ating binasa, Gawa 26 verse 9 hanggang 11. Sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo. Ay, nakikiusap. Hindi lang si Pablo, si Jesus. At tayo ngayon, nakikiusap tayo una sila sa ating sarili. Talaga naman. Ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Amen. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Amen. Ayun. Anin daw ang gagawin natin mga kapatid? Kailangan hayaan natin baguhin ng Diyos ang ating mga isip, ang ating mga puso. Para nga i-renew daw ang ating mind, sabi dito. Hallelujah. At hindi naman, kung hindi tayo tulungan ng Lord, naku po, paano ba naman tayo bagong pag-iisip? At tayo nga, si Pablo nga, nagbago nga siya nung sinanampalataya. Praise God. Yung nakikiusap na si Pablo. Mga kapatid, hallelujah. Ayan, tunay naman na tayo nga ay kapatid ng Panginoon sa iyong panganay. Praise God. Thank you, Jesus. Pero pag tayo ang panganay at pasunurin natin, pasunurin sa atin ng mga naakay ng Lord, ay baka matay maging bulag na taga-akay ng bulag, sabi doon sa Matthew. Thank you Lord sa mga salitang ito, naway may natutunan tayo dito at ipamuhay natin para nga tayo ay makalaya sa kasamaan. Amen. Ayun. At dito na tayo, dito tayo magtatapos sa Galatians 1 verse 4, mga kapatid. Inialay ni Kristo Jesus ang kanyang sarili para sa ating kasalanan. Ayan, para sa ating kasalanan. Inialay ng Diyos kanyang sarili. Ayon sa kalooban ng ating Diyos Ama, praise God, salamat na lang, napakabuti ng Diyos kaya naging Ama natin siya. Nakalaya tayo doon sa pagiging Ama na si Diablo doon sa John 8:44. Ama, upang mahango tayo sa kasamaang naghahari ngayon sa sanlibutang ito. Ayan, sandiyan naman. Sinabi na niya, pinagharian ng kasamaan ng sanlibutang ito. Kaya inalay niya ang buhay ni Jesus Kristo. Ayun, para huwag na maaksaya yung buhay ni Jesus Kristo na inalay sa ating mga kapatid.
tayo nga ay manalig at manampalataya sa Kanya. Magpasalamat na tayo nga ay kahit hindi tayo karapat-dapat dahil sa Kanyang kagandahan, Lord, at sabag ayon sa ating mga binasa, ayon tayo ay pinili Niya na maging lingkod Niya. Amen. At pagkagawin nga, maging masigasig daw tayo, mga kapatid, sa pag-share nito at pakikinig at pagsunod na rin. At sabi nga doon sa 2 Peter 1:10, diba? Thank you, Lord, sa mga salitang ito at patuloy nga tayo may matutunan dito. At magkaroon din tayo ng katatagan para harapin ang nagaharing kasamaan ngayon sa daigdig na ito. Sinabi na, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Glory to God. Amen.